Good afternoon mga bok. Dito pa rin tayo sa garahe natin, Motobok Garage. Ngayon, meron tayo dito NMAX V2. Rewiring natin. Pakita ko lang yung before and after. Bali, ito yung before. Yan yung gawa nung gumawa. Grabe. Ang lumahal lang singil, tapos isang oras lang to, sir. Ginawa? Wala pa isang oras. Wala pa isang oras, tapos na. Yan yung dyan nilagay yung ano, relay nung busina. Although nakatayo, pero still, dapat hindi dyan kasi mababasa pa rin yan. Tapos yan yung wiring, oh. Tapos itong, kaya si sir kasi, minsan may busina, minsan wala. Tingin ko dito to. Itong wiring nung hollow switch, yung pang selector ng busina, tsaka stock horn, loud horn, batak, oh. Batak, hilang-hila yung wire, makikita nyo ba kayo? Nahihila. Kaya pwedeng dyan yun, naglulus yan. Tsaka nakita kasi ni sir yung vlog natin nakahinang. Kasi ito hindi ito hininang yung wiring niya. Kaya magpapariwiring siya sa atin ngayon. Tapos yung mini-driving light niya walang relay. Nag-tap lang sila sa preno ngayon, mga bok. Tatanggalin na natin yan. Tapos, ayun sir, tanggalin natin yung rapid. Para parang ano, baka magka-problema eh. Ayun, pinatanggal pala ni sir yung rapid niya. Para single hole na. Para maging single hole na lang. Ito pala yung sa battery, kung paano yung binairing. Oh, ayan o. Ayusin natin yan, ganyan yung tsura niyan, ayusin natin yan. Yung ginamit na terminal, napakanipis. Yung substandard. Pati wire? Pati wire, napakanipis pala mga buken. Sinabi rin yung kapatid ni sir, ano, electrician, yan. Sinabihan na rin na manipis yung ginamit sa kanya. Kaya, gamit natin ngayon mga bok, automotive wire. Yan yung mga wiring natin bok. Iba-iba kulay niyan, kasi naka-color coding tayo. Mga terminal natin, pang automotive din, kaya makapal. Yan mga bok. Yan, makapal yan, yan. O, di ba, ang kapal. Namaya pakita namin sa inyo mga bok yung resulta pagtapos namin gawin ni Glenn. Okay? A few inches later. Ayan mga bok, sabi ni sir, kaya marami daw nagpapagawa dun sa pinagawa ni sir dahil marami daw, mabilis lang daw gawin. O, ito yung mabilis nyo. O, pinalupot lang yung wire sa terminal, hindi gumamit ng ano, terminal. Hindi gumamit. O, yan o. Pinalupot lang o. Walang proper ano materials. Kaya pala mabilis. O yan yung mabilis nyo. Mabilis din sira. Tandaan nyo mga bok, pag mabilis, walang kalidad dun. Kung gusto nyo ng quality na gawa, may sapat na oras na kailangan dyan para magawa yung kalidad na trabaho. Okay? O yan yung mabilis nyo. The next day. Yan mga bok, tapos na natin wiringan. Inabot na kami ng alas 8 ng gabi. Inabot na kami ng alas 8 ng gabi mga bok. Yan, magsimula tayo sa battery mga bok. Yan. Bali ngayon, dalawa na yung fuse box ni sir. MD, 4mm driving, H4 horn. Tapos nakahinang na mga bok. Yung terminal makapal, automotive na terminal. At the same time nakahinang yan. Kabilaan. Tapos, nashoot na natin tong goma na to kasi kanina hindi. Then nandito sa ibabaw yung fuse box tsaka yung wiring. Ngayon, napasok na natin sa loob yan. Nakahinang din tsaka automotive terminal. Ayan. Sir, pwede kita pakita. Ayan, si sir, yung may-ari. Ayan. Tinawagan niya nga yung mga barkada niya doon din nagpagawa sa Diliman yun, sir, no? Sa Diliman. Shop sa Diliman daw. Hindi natin banggitin yung pangalan. Yan, paglabas niyan mga bok, dalawa yung wire nut gumapang. Paglabas niyan, ito na, naka-insulator rose yan. Tapos naka-color coding tayo, pag itim, negative yan. Yan. Pag akyat, ito na yan mga bok. Pag natin nilagay yung balas ng may driving light. Ito hindi ko na binago kasi dyan nagbutas yung dating gumawa. Inistaput na natin yan. Pero nilinis na, hininang natin yung wiring yan. May play na yan mga bok, hindi na siya banat. Katulad kanina banat na banat. Yan, meron siyang play. Tapos kanina walang terminal yung mga busina, ngayon nilagyan natin ng automotive terminal yan. Yan mga bok. Diyan atas nilipat ko pala yung PIA horn niya. Hindi na sa ECU nakatap, dito na sa gilid yan. Overall mga bok, goods na. Yung wiring natin mga bok, wala na. Walang, hindi katulad kanina na tumpok-tumpok yung wiring, ngayon maganda na. Ayun, maganda na. Naka-cable tie. Tapos yan yung overall na itsura niya mga bok. Ito yung ano natin, relay natin, denso relay, dalawa, tag-isa. Katulad kanina, isa lang ginamit, ngayon dalawa na. Tapos tinanggal ko na yung tinap nila sa preno. Overall mga bok, goods na. Balik ko muna lahat ng pairings para matesting natin. Yun mga bok, finish product natin. Tapos na natin gawin yung motor ni sir. Lumina Pro pala ito, sir, no? Version 3. Yan, rewiring. Halaw niya puti, high niya pinagsamang puti tsaka dilaw. Yan. Hindi lang natin ma-wide yung ilaw niya kasi yung bracket na kinabit nung gumawa, napaka paloob, kaya hindi ma-wide. Tapos passing, may passing to. Winiringan din natin yun.
Tapos busina, nandito yung ano niyan, selector switch. Pag umiilaw, loud horn. Pagka pinatay natin yan, stock horn lang. Oh, kasi maayos yung wiring. Tama ba kaya, ingat kayo sa ano, pipiliin nyo na shop na pag-wiringan nyo. Dapat, hindi lang maganda sa panlabas, dapat panloob maganda rin. Sa mga gusto magpagawa mga bok, message lang kayo sa Motobok Garage page. Schedule natin. Okay?